Morning guys. Management routines dito sa pag-manage ng ating ampalaya na matutulis ang bunga na hanggang ngayon ay matutulis pa rin. Ay nako. Okay, so ang gagawin natin guys ay magpakain. No? So meron tayong abono, mixing, plus every drum 5 kilos na asin. Pagkuha, kung narik asin, no? Pagtimbang ka ng 5 kilos, papakita ko. Yan, shout out kay Inchik. Ano guys, wala tayong dahon. Habol tayo sa oras, shout out sa inyong lahat. Nasa meron tayong asin. Yung sea salt iodized pa. So, may iron to. Maliban sa sodium chloride. May iodized pa. May iodine pa kasi iodized to. So 5 kilos ng asin per drum plus yung abono natin. Sige, dagdagan mo, chick. Kamayin mo lang. Try natin sa asin, guys. Kung yung fruit cracking, ma-resolve ba? Ay, nako. Again, testin na natin yung asin. Laban sa fruit cracking, no? Lalo ngayong madalas ang ulan. Subukan nyo lang. Ayan, 5 kilos. Sige. Tunawin mo sa tubig, chick. Dito. Tunawin muna yung asin. Asin ba yan, chick? Tikman mo, chick. Ngayon, guys, asin talaga yan. Oh, ayan, asin. Kailangan pa bang tikman? Hmm. Pa! So, Lirio Manila. Fully iodized sea salt. 35 kilograms. From Bohol. Uy, kaya ano to? Fisherman, fishing adventure. Huwag ka dyan magbuha. Dito ka magbuha ng tubig. Kaapaw na naman yan. Sige. Tunawin mo. No, so yung abono natin plus yung asin. No, so pinifeature natin guys ngayon is yung asin lang. Yung abono, same na yun. yan. Isang kilo lang yan. Yung dyan, no? Tunaw na, check. Tikman mo, chick. Mahalat ba? Sige, ihuwad mo dito, chick. Yan yung asin, guys. Asin ba yan, chick? Parang hindi asin. Sige, mix. I-mix mo, chick. Dito ka magkuha ng tubig. Huwag dyan. Okay. O, yan. Sinabi ko na sa iyo. Kaapaw yan. So, ipapakita natin guys ano yung management dito. Tuwagin mo ako, chick, tapos i-plastar mo yung ano, plastar mo yung makina. Yan, shout out kay Inchik at kay Indiano. No, so update sa ating ampalaya na matutulis ang bunga. Again, ulitin ko guys dito sa mga matutulis ang bunga. Every time na mainitan, babalik siya, no? So every time din na maulanan, ngayon since madalas yung ulan, so ito umabalik na naman. May mga bunga na naman kasi yung mga bagong talbos nagbigay ng mga bagong mga maliliit na toy-toy, no? So ang pagpapakain natin is either mag-drench sa gilid, gamit natin guys yung makina,
makina na yung mga gamit natin tuwing mag-drench. Kasi wala na tayong katatakutan na mamatay. Kasi patay na yan sa ilalim. Ayan, shout out Agaw Junard. May bisita tayo, guys. Pus muna. No, so ito na yung itsura. Thanks God. Naging okay na naman. No, so yung fruit cracking issues, try nyo yung asin. Ganda na ulit. Yung fruit cracking, guys, kaya lang yan ni Agaw Junard. Ayan, binisita tayo. Pause muna, guys, ha. Matinding bisita to. Ayan, oh. Shout out from Jardines. May kasama pa. good morning. Shout out, oh. Shout out, Agaw Junard. Sinong kasama mo, Gaw? Bakit may dala kang gwapo? Pause muna, guys, ha. Parang may ano to, may dalang blessing to. Kaya natin si Dakilang Alamat at si Agaw Junard. Thank you. Shout out Dakilang Alamat ng ano ba yung binibenta mo, sir? Ano, focus sa may Dakilang Alamat, guys, ay itong mga foliars ng stroller. Stroller na mga foliar with Agaw Junard from Jardines. Ah, so ito na yung mixing. Kamayin mo, check. Mix. Ano eh. Kato. Kaya bare, dili kayo ka-mix na. Dili na kayo kung presyon. Ayan, shout out kay Inchik at kay Indiano. Ayan. Ano, mahalat na ba? Tikman natin, guys. Medyo, mahalat na. No, so, pwede na yan. Ang pag, ano, Indiano, ganito lang. Pakibira mo sa hospital sa mga. Ang pag-drench natin, guys, ganito lang. No, so maglakad diyan. Diyan na sa gilid. Again, lahat ng pagkain natin gilid na. Plus, pinapakain natin granules, sinabog, ibang itinapon. Tapos ang pagpapakain natin ngayon ay maglakad. Ganito lang. Diyan sa gilid ng mulch. No? Abono plus mixing natin na asin. 5 kilos asin. Winner natin. Kunti lang. Ano lang yung winner natin? 3 kilos plus dufos 1 kilo. In short, tipid tayo ngayon. Ana rin dyan, no? So, maglakad lang, guys. Ganun lang. Ligbalik, ah, ligbalik, ara ka babaw. Baklay lang daw. Para nag ano lang, guys, ihi-ihi. Ayan o. No, so yan na yung mga ginagawa natin. Again, yung fruit cracking dito sa ating Ampalaya, maski matanda na. Kung meron man, again, uulitin ko, minimal lang. Thank you, Lord. Salamat sa asin. Subukan nyo, guys, para makatipid din kayo. No? Again, expected natin this coming Saturday, medyo marami-rami na yung ma-harvest. Kahapon, kunti lang, 200 plus kilos yung na-harvest natin. No? So again, dito sa ganitong mga Ampalaya na may sakit, ang problema pag walang ulan ay babalik yung pagka matutulis ang bunga, no? So may ngayon may meron natin na rin tayong makikitang medyo marami-rami na mga bunga dito sa taas.
kadalasan mga maliliit pa lang. No, so again, yung management natin dito, of course, yung spraying, regular spray every 4 days. Tapos yung pagkain natin, granules, sabog or yung tapon method, no? Kung mapansin niyo yung mga blot diyan, no? Yan. Nagtapon tayo ng puro ano, complete fertilizer lang yung tinapon natin. Yung inihagis natin, again, marami pang bunga na kailangan ibaklas. No? So dito mga mostly mga magaganda na mga bunga kasi yun nga mga bagong bunga, no? Again, di pa rin na perfect, meron pa rin mga matutulis ang bunga. But when it comes to fruit cracking, maski dito matanda na, kung meron man tayo, uulitin ko, minimal lang, no? Normally sa ganitong edad, try nyo lang yung asin, guys. Mura lang yun. Magkano lang yung sako? 200 plus kilos. 200 plus yung 35 kilos. So meron pa tayong naiwan doon. 15 kilos. Kasi apat na drums yung maubos natin dito sa pag-drench. No? So again, yung pag-drench natin, dyan nasa gilid ng mulch. Kung mapansin nyo, binaklas natin yung mga mulch. No? Kung mapansin nyo rin, parang patay na yung ampalaya natin. Pero buhay pa yan. Marami pa yung bunga ulit. No? Only mga maliliit pa lang. No? So yun nga, ini-expect natin next succeeding weeks. Mas medyo dadami pa itong harvest natin. Thank you Lord. No? So pare-pareho lang yung itsura. Again, mayroon pa rin mga matutulis ang bunga. Di pa rin talaga ma-perfect kasi nga yung sakit ay andyan na. No? But thank you Lord. Mas marami ngayon yung mga bunga natin na naging okay. No? No, so again, ulitin ko dito sa management routines. Paano natin naparecover? So basic, para sa bago lang nakapagsubaybay sa problema natin na ganito. Paano natin naparecover yung matutulis ang bunga? Of course, with God's grace and God's blessings, nakita natin yung root problem is yung lupa natin. Kaya kung mapansin nyo, lahat nakabaklas na yung mulch. So gagawin natin, ginagawa natin, antay ng ulan. Tapos ng ulan, no, yung mga nutrients natin ay parang na-absorb na ng ating mga tanim. Thank you Lord. Tapos yung spraying, still the same. No, so this time, yung spraying schedules natin ay same lang, every 4 days. Same na mga insecticides at fungicides, yung foliar, minsan may kill pack, minsan wala, kadalasan wala. Ay nako, oh, ano pa mga ganito guys, mga magagandang mga bagong mga maliliit na toy-toy, kailangan lang ipangbaba. Oh, dito pa. Marami talaga. Thank you Lord. No, maski ano guys, maski kung mapansin nyo, itong mga dahon wala na, parang patay na. No, pero since may mga talbos sa taas, ito lumalabas itong mga bunga. Dami pang kailangan ibaklas at ipababa. Umatago.
No, so again, pinaka solution nito guys, kung may patubigan ka is base na nakikita natin di na babalik yung problema sa dati. Only lang wala tayong irrigation, may tubig man tayo, hindi kakayanin, no? So ginawa natin is antay lang ng ulan. Tapos yung focus natin, doon tayo sa bago. Tuwing may mainit, doon tayo magdilig. Kaya nga yung next natin na tanim, sana yung drip, may drip irrigation na. No, so yun lang, maraming salamat. Ito pa rin si Jupila Farmer, ang anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, ugmay, kahibalo. Apan, ay gsaba, ay manoon pa ko. Daghang salamat. And God bless.